mga kwento ni Felmo. Kayo na po ang bahala sa title. Basta yung bahay na tinutukoy ko, Hugis Cruz. Ako po si Ann. Hindi ko totoong pangalan. Taga Negros Occidental. 39 na taong gulang sa kasalukuyan. Isa akong fan ng mga kwento nyo since August 2021. Ang nangyari sa akin ay noong pinagbubuntis ko ang aking panganay sa edad na 20 taong gulang. Bumukod kami mag-asawa noon. Kasal kami. Nangungupahan kami sa bahay ng kapamilya ng aking asawa. Medyo malapit ito sa dagat. Ang ginawa po namin ay kami ang nagpapaayos ng bahay ng mga kulang at doon ay ipapabawas sa renta namin ang lahat ng aming gastos. Mabuti na lamang at merong espasyo para sa konting tindahan. At ang bahay po ay may ikalawang palapag. Baguhan kami sa ganung lugar. Wala akong masyadong kakilala pero may kaibigan na ako sa kalapit bahay ko na may tindahan din ng nanay niya. Nung una, nagbenta ako ng uling per pack at nagbebenta pagkahapon ng aros kaldo o lugaw, mga barbecue, hotdog, tinapay para, alam niyo na, may konting kita. At dahil sa graduating student pa lamang ang aking mister sa college noon, ang trabaho niya ay isang gasoline pump boy. Nag-OGT na rin po siya noon. Meron siyang schedule na umaga ng alas 5 ng madaling araw hanggang alas 2 ng hapon. Merong alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Ay kapag madaling araw ang pasok niya, sinasamaan ako ng kanyang ina o ng nanay ko. Kung alas 5 naman ng madaling araw hanggang alas 2 ng hapon ang schedule ng mister ko, ay alas 3 pa lamang ng umaga o mas maaga ang gising ko para magluto ng baon at almusal. Alas 4, paalis na yan. Pag umaalis ito ay maglalak na ako ng pintuan gamit ang kadena at padlock. Buwabalik ako sa pagtulog gawa ng ako lang ang mag-isa sa bahay kapag ganoon. Ang importante lang naman sa akin ay may makasama ako sa gabi. Madagdag ko lamang na ang higaan namin ay katabi lang ng tindahan namin. Amakan lamang ang dingding nito. Walang pintuan kundi telang malapad ang nagsisilbing takip sa kwarto namin. Yung ibabaw ay hindi namin natutulugan gawa ng lumalaki ng tiyan ko. Nahihirapan na akong umakyat. Isang partikular na pagtulog nun. Nagising akong may brasong kayumangging kayumanggina na kayakap sa akin hanggang sa puson ko. Sa ilalim ng kurba ng aking tiyan. Kinabahan ako ng sobra. Naisip ko na nailak ko naman ang pintuan at wala namang ibang dadaanan nun. Ang pinagtataka ko ay hindi ako makagalaw. Parang dun ko na pagtanto na hindi kaya nananaginip lamang ako. Kaya naman nagdasal ako ng Our Father at Hail Mary. Sa awa ng Panginoon, nagising ako. Yung dingding ng inuupahan namin pagkagising ko ay pinapagpag na ng kapitbahay. At ang sa pintuan naman ay ang kaibigan ko na si Sheena. Pagbukas ko ay tinanong ko siya kung ano ang nangyayari. Sabi niya, may bibili raw ng uling. Doon ko napansin na alas 9 na pala ng umaga. Hindi pa daw kasi ako nagbubukas noon. Unang beses kong naranasan yon kaya naman binaliwala ko na lamang ito. Nung dumating ang mister ko sa bahay, kinuwento ko sa kanya ang napanaginipan ko na yon. Wala naman siyang kung anong komento kaya sabi ko, alam kong may Diyos kaya hindi din ako natatakot o kinakabahan nun. Malay mo diba, panaginip lang pala talaga. Hindi ako pala simba pero parati akong nagdarasal. Tsaka ex-choir member po ako sa simbahan dati.
bago ako nabuntis. Ilang linggo ang nakalipas, nagkasabayan kami ng kapitbahay ko na si Joy. Hindi niya totoong pangalan. Magpiprenatal sa barangay namin kaming dalawa. Hindi kami ganun ka-close pero alam kong may gusto siyang sabihin sa akin patungkol sa bahay na inuupahan ko. Nagtatanong siya ng kung ano-ano. Kung ako raw ba yung may-ari ng bahay at kung hindi raw ba ako takot mag-isa sa bahay na yon. May pakiramdam ako na may tinutumbok ito pero hindi ko na lamang din talaga inalama. Yun nga lang talaga, ang unang pangyayari sa akin kanina, masundan pa yon. Pagkaalis ng mister ko ay balik tulog ulit ako sa papag namin. Parehong posisyon. Nagising ako na ganun pa rin yung ginagawa niya. Nasa sinapupunan niya yung mga kamay niya. Pero noong mga panahon na yon, naging kalmado ako at nag-isip. Naghanap ako ng palatandaan sa braso niya na nakapulupot sa tiyan ko noon. At kahit kulay kapina ang balat niya, ay may napansin akong malapad na kulay itim sa braso niya. Hindi na naman ako makagalaw kaya nagdasal ako ng Hail Mary noon. Nagising ako. Pagkagising ko ay ganun na naman. May tumatawag sa akin sa labas ng bahay. Ang nanay naman ng kaibigan ko at bibili daw ito ng uling. Pinagbuksan ko ito, pero nakikita ko sa mukha niya ang pag-aalala. Nagtanong ito kung okay lang daw ba ako gawa ng hindi ako sumasagot. Tumangon naman ako at sumagot na napasarap lang ang tulog ko. Nagbukas na rin ako ng tindahan. Noong mga panahon na ito ay may tindahan na rin ako mga biskwit at mga candy. Kinahapunan, dumaan ang kapitbahay kong buntis, yung kasama ko sa prenatal noon. May dala siyang merienda. Nung papasukin ko siya, ayaw niya. Sa labas na lamang daw siya kasi nagmamadali at magluluto pa ito para sa hapunan nila. Nakapagtataka gawa ng mag-alas 4 pa lamang naman ng hapon noon. Ako naman ay inantay ko yung mister ko galing sa OJT niya. Rest day naman ang mister ko kinabukasan dahil may konsulta din ako sa OB-GYN ko noon. At ito na nga, Sir Seth. Habang kami ay nagmimeryenda ay napatanong ang buntis na si Joy. An, wala ka bang nararamdaman sa bahay nito? Napangiti ako at nagsabing, wala naman, okay lang naman. Bakit? Hindi ba nakikwento sa'yo ng kaibigan mo na si Sheena tungkol sa nangyari sa may-ari ng bahay na to? Na ang may-ari mismo, sinaniban ng isang demonyo. Dun, Sir Seth, ay nagsitayuan ang mga balahibo ko. Ramdam kong pati sa buhok ko at saktong tumigas ang tiyan ko nun. Nagtanong ako kung bakit nangyari yon. At sa pagkakakwento ni Joy, ay ang second cousin daw ng mister ko ay muntik nang lumundag sa bintana sa itaas ng bahay na ito gawa ng nagwawala ito at pulang-pula ang mga mata. Kaya nga ilang taong hindi tinirahan ng bahay kahit na mga pamilyado niyang anak. Dagdag pa ni Joy, ang bata raw na naglalaro dito sa harap ng pinto na nakatiwangwang ay nakakita ng isang taong kahawig ng daga ang imahe. Maitim, may sungay, at merong buntot. Merong rumihistro sa utak ko. Yun ang mga panaginip ko nung unang gabi pa lamang namin dito sa bahay na ito. Sa taas kami natulog at napanaginipan ko ang isang malaking paniking tao na may buntot noon. Nasakop ang kabuuan ng kalahating bubunga ng bahay. May sinasabi itong, akin ang anak mo. Nagising akong umiiyak nun. Ganun din ang mister ko, nagising.
at nagtanong kung bakit ako umiiyak. Ikinuwento ko rin naman sa kanya agad. Grabe yung iyak ko nun. Yung tipong parang sinaktan talaga ako. Napansin ni Joy ang reaksyon ko sa kwento niya kaya nagtanong siya kung okay lang ako. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. At doon ay nagulat si Joy dahil bakit daw parang wala lang sa akin yon? Kaya natawag ang pansin ng iba pati ang kaibigan kong si Sheena at nanay niya na nagkwento na rin. Na kaya pala kinakalabog nila ako dahil baka raw kung napano ako noon. Pero hindi ako magising-gising. Nagpasalamat ako sa kanila sa lahat ng ikinuwento nila sa akin. Nung dumating ang mister ko, hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Ikinuwento ko sa kanya lahat. Medyo nagdalawang isip pa siya nung una kaso disidido na ako noon. Umuwi ako sa bahay ng mga magulang ko. Doon na kami natulog kinagabihan. Kinuwento ko yun sa magulang ko at wala naman silang duda kasi nga, syempre, mas marami pa silang kababalaghan na inkwentro eh, kesa sa akin. Mga laking bukid kasi sila Sir Sat kaya hindi na bago sa kanila yung mga ganitong klaseng kwento. Kinabukasan, maaga akong nagtungo kay Lola Deng. Hindi niya totoong pangalan. Isang manggagamot o sarwana. Wala akong sinabi na kung ano sa kanya pero nung nilagyan niya ng langis ang tiyan ko, agad siyang napatanong na saan ka nakatira? Kailangan mong lumayo sa bahay na yon. Kaya naman doon na ako nagkwento. Ayon sa kanya, kukunin daw ng kung sino man yung naroroon sa bahay na yon ng anak ko. Kaya wag na umano akong bumalik doon. Kaya simula noon ay hindi na ako bumalik. Sina Mister na lamang at ang bayaw ko ang kumuha ng mga gamit namin sa bahay. Sa ngayon, tatlo na ang anak namin. Unfortunately, hiwalay na po kami ng Mister ko. Hindi ko na lang ikikwento gawa ng baka mapatili kayo at ang mga listener mo. Alam mo, Sir Seth, ang laking tulong ng panalangin sa buhay natin, lalong-lalo na sa mga masasamang elemento gaya nun. Kaya sa mga listeners na kagaya ko, wag na wag kalimutang magdasal palagi. Maiging may alam tayo, kahit na anong dasal. Ako po ulit ito, si Tony. Ako yung nagpadala ng kwentong pinamagatan yung dayo sa aklan. Maraming salamat po sa pagpili nun. Sa mga nagtatanong kung nasaan ito, isla ito malapit sa New Washington. Hanggang dyan na lamang po ang mabibigay kong information sa lugar na ito. Natuwa kami nang mapakinggan yung kwentong yun. Dagdag pa ni Nani na sa panahon ngayon, karamihan sa nakatira sa isla ay mga aswang na. Nag-aalala naman, ipagdadasal na lamang umano niya ang mga kamag-anak niya doon. Bali ang ikikwento ko naman sa inyo ay ang karanasan ko nung bata ako. Nakatira kami ng magulang ko sa bahay nila Lola sa may Bulacan. Maraming mga bagay na hindi ko mapaliwanag ang nangyari sa lugar na yon. Unang kwento. Si Junico ay anak ng pinsan namin na si Ate Nita. Gaya ng ibang magulang ay mahal na mahal ni Ate Nita si Junico. Maagang nahiwalay sa asawa si Ate Nita, kaya nag-iisang anak na lamang si Junico. Mabait naman bata ito, mahiyain, malambing. Ipinasok ni Ate Nita sa Central si Junico para makapag-aral noon. Central ang tawag sa isa pang pampublikong eskwelahan doon. Malaki ito. May sarili din itong soccer field at track para sa mga runners.
Bukod dito ay maraming punong malalaki at gawa sa kahoy lang ang bawat classroom dito. Kadalasan ay pumupunta si Ate Nita sa amin. Sa bahay, doon siya nagpapalipas ng oras dahil susunduin niya din si Huniko. Malapit lamang din kasi yung bahay namin sa sentral. Halos 2 kilometro lamang ang layo nito. Hindi lumaon. Nagkaroon na ng sariling pag-iisip si Huniko. Kaya niya nang pumasok at umuwing mag-isa. Grade 5 na siya at nakakapagtrabaho na rin si Ate Nita ng pagtitinda ng merienda sa bayan. Sa isang pasyal ni Ate Nita sa bahay, kinamusta ni Mama si Huniko. May kwento ni Ate Nita na natutuwa siya dahil matataas daw ang grado ng bata. Nagtataka lamang umano siya gawa ng bago ang kinikilos nito. Naikwento sa kanya na alas 6 na umano ng gabi kung makauwi ang anak niya. Nagtataka siya dahil malapit lang naman ang sentral sa kanila. At alas 3 ng hapon ay tapos na yung klase ng bata noon. Pinagsabihan niya ito at ang sagot lamang ay naglalaro lamang daw siya. Dumating ang summer at bakasyon na ng mga bata. Naikwento ni Ate Nita sa amin na nagpupunta pa rin daw sa sentral si Huniko kahit walang klase. Hanggang sa dumating ang araw na nagkasakit si Huniko. Namutla ang bata. Sumasakit ang tiyan. Nilalagnat. Pinaospital si Huniko ni Ate Nita noon. Sa lahat ng test ay walang makita ang mga doktor. Kinausap ni Mama si Ate Nita. Sinabi niya na patingnan sa albularyo. Wala namang mawawala. Sumunod si Ate Nita sa sinabi ni Mama. Binisita ng albularyo si Huniko sa ospital at hinawakan ang pulso ng bata noon. Tiningnan din ito ang mata at nagsimula itong magtawas. Sinabi ng albularyo na may kaibigan si Huniko na gusto siyang kuhanin at dalhin sa mundo nila. Nagtanong ito kung saan ba laging pumupunta yung anak ni Ate Nita. At walang ibang nasagot si ate, kundi sa sentral. Kailangan mong maganda ng pangalay ng isang buong manok na buhay. Pupunta tayo sa sentral, sabi ng albularyo. Pumunta sila sa dulong bahagi ng eskwelahan. Tinuro sila ng gwardiya na sa harap ng puno natutulog si Huniko. Sa harap ng 3 akasya. Isinagawa ng albularyo ang dasal sa harap ng 3 puno ng akasya na malalaki noon. Hindi umano ay inalay na ang buhay ng manok. Wika ng albularyo na pinakiusapan niya ang kaibigan ni Huniko na huwag nang dalhin ang bata sa mundo nila. Dahil sa mundo natin nararapat mamuhay ang batang yon. Dumaan ang ilang araw at nakakonfine pa rin si Huniko. Pero sa 5 araw, mula nang kinausap ng albularyo ang kaibigan niya, pumanaw siya. Umiiyak, natutulala, sumisigaw sa sakit si Ate Nita mula pagkamatay hanggang sa libing. Dumaan si Ate Nita at sinabi niya kay Mama na nagpakita daw sa kanya si Huniko. Ang sabi nito, "Huwag ka nang masaktan, Ma. Nandito lang ako sa sentral." 2. Marami siguro ang hindi naniniwala sa ikikwento ko. Sa amin sa Bulacan, merong tinatawag na sentro. Ang sentro ay isang lugar kung saan pwedeng magpagamot sa albularyo. Matuto ng mga salita ng Diyos o sa pagpapagamot. Kada Lunes ng hapon ang gamutan. Ayon sa mga medium, si Dr. Jose Rizal ang gumagamot. Sumasapi ang kaluluwa nito sa isang medium para makapagpagamot. Kada Linggo naman ang hapon ng turuan. Ang mga nagtuturo ay ang mga alagad o anghel ng Diyos na sumasapi din sa isang medium.
Naalala ko noong ika-isang taon ng kamatayan ni Lola. Pumunta kami sa sentro. Pinapayagan nila makausap ang namatay na mga kapamilya nito kada anibersaryo ng kamatayan. Nakausap namin si Lola. Wala kaming kakilala sa mga medium pero noong sumapi na ang kaluluwa ni Lola sa medium, pagkatapos ng dinasal nito, kinagulat naming kakilala niya kaming lahat. Kahit sa mga topic na kami lamang sa pamilya namin ang nakakaalam, alam niya. Simula noon ay naniwala na ang pamilya namin sa sentro. Meron pang pagkakataon na pinapunta nila kami mga bata sa pagtuturo sa sentro. Sa naaalala ko, binanggit doon na kapag namatay ang isang tao, mapupunta ang kaluluwa nito sa kadiliman. Ito ang sinasabi nilang impyerno. Sa kadiliman, lahat ng sigaw, iyak, takot ng mga namatay o pinatay ay maririnig. Ang tanging paraan lang para mapunta sa liwanag o katahimikan ng kaluluwa ng mga namatay ay sa pagdadasal sa Diyos. Sinabi din sa pagtuturo na ang mga kandila na sinisindihan para sa mga namatay ang magsisilbing ilaw nila. Sinabi din dito na kapag natuto ang kaluluwa na magdasal ng taos sa puso, doon lang niya makakamit ang katahimikan. Kung ako ang tatanungin, kung naniniwala ba ako o hindi, pwedeng oo, pwedeng hindi. Hinihintay ko na lamang ang tamang oras para malaman ko ang totoo. At kung totoo man, magpasalamat na lang at may konti akong kaalaman. Ikatlo. Ang bahay namin sa Bulacan ay malaking lumang bahay. Bahay ito ni Lola at Lolo. Kung tutuusin sa panahon ngayon, tatlong bahay na ang maitatayo sa laki ng lupa namin. Noon ay purong kahoy lamang ang bahay pero nung nagkatrabaho na ang mga anak nila Lola, ginawa na nilang bato ang pader sa ibaba. Second floor ay ganun pa rin. Purong kahoy pati ang flooring. Naalala ko pa na pinagpa-floor wax at bunot pa ako ni Mama sa kwarto namin sa taas ng bahay. Sa gilid ng bahay ay garahe. Wala kaming sasakyan pero garahe o garden ang tawag namin dito. Dalawa ang gate namin na tanaw sa magkabilang dulo ng garahe. Isang malaking gate sa harap at single gate sa likod. Pag pumasok ka sa bahay ay matatanaw mo ang mga santo na malalaki. Isa po kasi kami sa mga nagpuprosesyon kada mahal na araw. Pag hindi ilalabas sa mga santo ay nasa bahay lamang ito. Minsan nga, parang gumagalaw ang mga daliri at mata ng mga yon. May piano din po kami sa bahay na tumutunog ang isang teklado sa madaling araw. Ang kwarto namin ay nasa second floor. Minsan, kahit ako lang ang tao sa bahay at nakasarado ang pinto, nakikita kong merong naglalakad sa labas ng kwarto dahil sa anino sa ibaba ng pinto o mararamdaman ko ang apak ng paa. Ang mga karanasan ko sa bahay ay hindi ko maipaliwanag hanggang ngayon. May isang gabi na ako na lang ang tao sa baba. Pinapaakit na ako ni Mama para matulog pero hindi ako nakinig. Nanonood po kasi ako ng MTV noon. Mahilig kasi talaga ako sa music at uso ang MTV ng mga panahon nito. Habang nanonood ako, ay parang may sumisitsit sa akin noon. Dalawang sitsit. Hindi ko pinapansin dahil mahina ito at nanonood lamang ako. Sa ikatlong sitsit ay lumakas siya. Napatingin ako sa bintana sa likod na tanaw ang garahe pero walang tao. Tiningnan ko si Mama sa kwarto na baka tinatakot niya lang ako. Pero tulog si Mama. Tulog na rin ang iba naming kasama sa bahay. Nagtimpla ako ng kape at pumalik sa panonood ng TV. Sa pang-apat na sitsit, napakalakas na Sir Seth.
na para na itong nakadikit sa tenga ko. Sa sobrang takot ay tumakbo ako at umakyat sa kwarto dahilan kung bakit nagising ang mga kasama ko sa bahay. Nagkasakit ako noon. Nagpa-albularyo sila mama. Sinabi ng albularyo na napagkatuwaan lamang umano ako ng dumaan. Pinaliwanag ng albularyo na ang garahe namin ay daanan talaga ng mga lamanlupa papunta sa malaking puno ng mangga. Ang puno ng mangga ang kanilang kaharian. Kung wala kasi ang bahay namin, mula sa harap ng bahay ay diretso lamang ang daan papunta sa malaking puno ng manggang yon. Malaki ang puno. Lagpas sa dalawang palapag na bahay ang taas. Ito ang mga kakaibang karanasan ko sa Bulacan. Ngayon ay nandito na ako nakatira sa Valenzuela. Hanggang ngayon ay doon pa rin nakatira sila mama at bumibisita kami doon tuwing Abril.